Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. May kanya-kanyang revelation o kapahayagan tungkol kay Jesus ang apat na sumulat ng Gospels na sila Matthew, Mark, Luke at John. Sinimula nila Matthew, Mark at Luke ang kanilang Gospels sa historical accounts sa mga nangyaring kaganapan. Tinalakay nila Matthew at Luke ang mga circumstances tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Sinimula naman ni Mark ang kanyang Gospel sa pagsisimula ni Jesus sa kanyang ministry, kung saan si John the Baptist ay nagpipreach ng repentance bilang paghahanda sa puso ng mga tao sa kanilang magiging pagtanggap kay Jesus. Sinimula nila Matthew, Mark at Luke ang kanilang Gospel bilang mga storytellers. Ngunit, hindi po si John. Sinimula ni John ang kanyang Gospel ng iba kumpara sa tatlo. Tinumbok agad ni John ang purpose ng kanyang Gospel, ang ipakilala si Jesus bilang anak ng Diyos na magliligtas sa atin. Ang unang 14 verses ang naglalatag ng tema ng kanyang Gospel. At sa John chapter 20 verse 30 nakasulat, "Jesus performed many other signs in the presence of his disciples which are not recorded in this book." Sa John chapter 21 verse 25 nakasulat, "Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written." At sa John chapter 20 verse 31, "But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name." Ang unang 14 verses ng Book of John reveals two simple truths that set the tone for the whole book. Una, God comes to you. His presence is what you need. Hindi po tayo ang lumapit sa Kanya. Siya, ang Diyos, ang lumapit po sa atin. Dahil sa atin pong likas na pagiging makasalanan, ayaw po nating makasama ang Diyos, aminin man po natin yan o hindi. Ngunit, siya'y dumating at tinawag na Emmanuel. Bakit? Dahil hangad niyang makapiling po tayo. Minsan dumarating po yung mga pagkakataon na sinisisi natin ang Diyos dahil pakiramdam natin hindi niya tayo pinapansin o tayo'y kanyang pinapabayaan. Ito po ay isang malaking pagkakamali at walang katotohanan. Hindi po ganito ang paglalarawan ng Bible sa ating Diyos. Nakasulat po sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 5, "I will never leave you nor forsake you." Doon po sa Deuteronomy chapter 31 verse 6b, nakasulat naman po ang mga katagang ito, "The Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." At sa Hebrews chapter 13 verse 5, "Never will I leave you, never will I forsake you." So, both sa Old and New Testament, maliwanag na ine-emphasize ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang katotohanan po ay ito. Dahil sa ating pagiging makasalanan, dahil sa mga distractions o gumagambala sa ating buhay, tayo ang nang iwan sa Diyos. Si Martha, na kapatid po ni Mary, ay distracted sa lahat ng preparations na kanyang ginagawa habang bisita si Jesus sa kanilang tahanan. Tayo'y lubhang nagiging abala sa paghahanda sa Kapaskuhan. Nauubos ang oras natin sa dami ng dapat nating gawin o asikasuhin. Doon po sa Book of Luke chapter 10 verse 42, sinabi ni Jesus, "But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her." Mas pinili po ni Mary ang presence ng God, at ito ang kailangan po natin. Sa John chapter 1 verses 1 to 14, inilarawan ni John ang paglapit ng Diyos sa atin. Sa totoo lang, sinulat ni John na bago pa man ang creation o pasimula doon sa Book of Genesis chapter 1 verse 1, kasama na ni Jesus ang Diyos. Ito po ang nakasulat. Babasahin ko po sa inyo. Genesis chapter 1 verse 1, "In the beginning, God created the heavens and the earth." At ito naman po ang nakasulat sa John chapter 1 verses 1 and 2, "In the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God. He was with God in the beginning. Tapos sa John chapter 1 verse 3, through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Kapatid, kaibigan, kasama ka at ako, tayong lahat sa Kanyang mga nilikha. And then, inilarawan ni John ang pagkilos ng Diyos tungo sa Kanyang creation. Sa John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness. Sa verse 9, the true light was coming into the world. Pagkatapos sa verse 10, He was in the world. Sa verse 11, He came to that which was His own. At sa verse 14, the Word became flesh. Inilarawan ito ni Paul in a similar way sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Listen to this. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. So, you see, Jesus even died a human death, and a most shameful one at that. Siya, na lumikha sa mundo, ay naparito, nagkatawang tao, at namatay para sa iyo at sa akin sa isang karumal-dumal na paraan. You see, Jesus came to where we are. Pagkakain ka sa isang medyo class na restaurant, lalapitan ka ng waiter at maghihintay ng mga order mo. Handang maglingkod, handang ibigay ang mga kailangan mo. Nang dumating si Jesus, ang sabi niya sa Matthew chapter 20 verse 28, I did not come to be served, but to serve, and to give my life as a ransom for many. Sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Mula pa noong si Adam and Eve ay bumagsak at nagtago, sinimulan na ng Diyos na abutin ang tao. Nais niyang lumapit, ang makipag-fellowship sa iyo, ang hangarin ng kanyang puso. Napakatindi ng hangarin niyang ito na willing siyang gawin anuman ang kinakailangan matubos ka lamang at manumbalik ang relasyon mo sa Kanya. Kahit ito'y mga hulugan ng kamatayan ng Kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Pinatunayan ng Diyos ang commitment niya sa atin noong unang Pasko. Jesus made Himself understandable so that we can understand Him. Si Dr. John Rosen ay isa pong psychiatrist sa New York City at naglilingkod po sa isang mental hospital. Siya ay nakilala dahil sa kanyang pagpasok sa mga wards ng mga pasyente. Manatili sa loob ng mga wards na ito at matulog kasama ang kanyang mga baliw na pasyente. Pag sila'y nagsasalita, nagsasalita rin siya. Pag hindi sila naimik, hindi rin siya naimik. He lives the life they live. Ang kanya pong pananatili sa ward o kwarto ng kanyang mga pasyente, pakikipag-usap sa kanila, pakikipagtawanan at madalas niyayakap pa niya ang mga ito, ay naghahatid ng isang bagay na matagal na nilang hindi nararanasan. At yun ay may nakakaunawa sa kanila, may nagmamahal sa kanila. Ang pakikitungo at pagpapadama ng pag-ibig ni Dr. Rosen sa mga unlovable, mga unattractive at mga may problema sa isip ng mga taong ito ay nagpakita ng malaking pagbabago sa mga pasyente. At madalas, ang unang-una nilang sinasabi ay, thank you. Kapatid, kaibigan, Jesus moved into the world with us. Nauunawaan niya ang kalagayan natin. Tinutulungan niya tayong maibalik ang ating espiritual na kalusugan. Ang presence niya ang kailangan natin. Psalm chapter 23 verse 4 says, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Maaring mawalan ka ng trabaho, bumagsak ang iyong negosyo, magkasakit ka o ang mahal mo sa buhay, bumagsak ka sa exams. Ayaw natin mangyari ang mga ito, ngunit sa totoo lang dumarating ang mga ganitong pagkakataon.
Pero ito ang tandaan natin, kasama natin si Jesus. Hindi tayo dapat matakot. Hindi natin dapat takasan ang ating mga problema, ang ating situations. And the best thing for us to do is to rest in the Lord and enjoy His presence in the valley. Naroroon ang ating dakilang pastol na laging handang tumulong sa atin. Pakinggan mo ang bilin sa atin ng Panginoong Jesus bago po siya umakyat sa langit. Sa Matthew chapter 28 verse 20. Surely I am with you always to the very end of the age. Alam nyo, tuwing ako po'y na-overwhelm ng mga problema, I always look for worship. Gusto kong makapasok at maranasan ang presence ng Diyos. Gusto kong ma-feel ang presence niya. Marinig ang tinig niya. Doon ko nakikita ang rad at staff niya na nagko-comfort sa akin. Ito ang nagre-remind sa akin na siya'y nakaupo sa kanyang trono at kasama ko sa aking madilim na situation. Tularan po natin si Mary at piliin natin ang mas mabuti. Unahin natin ang presence ni Lord sa ating buhay. This is a choice you and I can make. Ikalawa, God comes for you. His love is what you have. Si Jesus po ang kasagutan sa ating mga pangangailangan. Pansinin po natin ang salitang ginamit ni John. Tayo'y patay sa kasalanan, ngunit ang sabi ni John sa John chapter 1 verse 4, in Him was life. Tayo'y nasa kadiliman, ngunit ang sabi ni John sa John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness. Ang sabi ni Jesus, ang mga may sakit ay nangangailangan ng doktor. Now, listen to this. Jesus has come to heal us. Siya'y pumarito hindi para mag-demand sa atin, kundi magbigay sa atin. Si Jesus ay naging kaibigan ng mga makasalanan at mga bigo sa buhay. Kinahabagan niya ang mahihirap at pinakain ang mga nagugutom. Pinagaling niya ang mga may sakit. Binigyan ng paningin ang mga bulag, ang mga pipi nakapagsalita, ang mga bingi nakarinig, ang mga lumpo nakapaglakad. Minahal niya ang mga outcast ng lipunan at binuhay ang patay. Batid ng Panginoong Jesus ang lahat ng pangangailangan natin at siya'y sabik na ipagkaloob ang mga ito. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 8, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for your Father knows what you need before you ask Him. Dagdag pa niya sa Matthew chapter 6 verses 31 and 32, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Si Chip Ingram ay nagsabi po ng ganito, it is disgraceful if we behave as if our Father is unable to feed us. So always remember this, God is always for you. Madalas natin itong malimutan, lalo na pag dumaraan tayo sa matitinding pagsubok. Naalala ko po tuloy ang kwento tungkol sa isang tagong valley o lambak. Tanging mga bulag lamang ang nakatira doon. Isang araw, may naligaw sa kanilang lugar na dalubhasang eye surgeon. Ikinwento po ng doktor ang kagandahan at kaunlaran ng lugar na kanyang pinanggalingan at ang makabagong technology sa paggamot sa mga mata na siguradong makakatulong sa kanila. Ngunit hindi nila lubos na naunawaan ang lahat ng sinabi ng doktor. At sa tingin nila, merong kakaiba sa doktor na ito. At pakiramdam nila ay confused o nalilito ito sa kanyang mga nakikita. Kaya naisip nila, dapat mamuhay ng normal ang doktor na ito tulad nila. At ipinilit nila sa doktor na kung gusto nitong manirahan kasama nila, kailangang dukutin muna ang kanyang mga mata para maging bulag din siya. Well, siyempre, hindi pumayag si doktor, kaya iniwan niya ang mga bulag at bumalik sa kanyang bayang pinanggalingan. Now, sa totoo lang, minsan nagsususpecha tayo, nagtatanong tayo, nagdududa tayo sa Diyos. Kino-question natin ang kanyang motibo. Minsan nga, sinisisi pa natin siya. Ang totoo, kailangan natin siya. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang ating healer.
Siya ang ating provider. Tayo ang lost and confused at hindi natin ito nare-realize. Tayo ang may sakit at hindi natin ito alam. Wala pong hangad ang Diyos kundi ang ating kabutihan. God is for us and not against us. Sa Psalm chapter 34 verses 8 to 10, nakasulat po, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His saints, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing." Romans chapter 8 verse 32 says, "He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things?" Now, what more do we want? What more do we need? Matapos po ang Pasko, sinimulang iligpit ni Mister ang kanilang Christmas decorations. Nang papunta na po siya sa bodega, tinanong siya ng kanyang asawa kung bakit hindi isinamang ilagay sa kahon ang sabsaban, ang manger. "Hindi na muna natin itatago," sagot ng lalaki. "Bakit?" agad na tanong ng babae. "Minsan kasi dumarating ang mga pagkakataong hindi natin makontrol ang mga nangyayari. At tila napakalayo ng Panginoong Hesus sa atin. So pagdating ng panahong iyon, makikita natin ang manger. And we will remember that God is with us." Natutuparin niya ang kanyang pangako sa atin. Kapatid kaibigan, ipagdiwang natin ang kapaswang ito nang merong pasasalamat sa Diyos. Let us celebrate Christmas with a grateful heart. Amen? Tayo pong mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, lubos po kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal sa amin. At maraming salamat din po sa iyong banal na Espiritu na siyang nagturo sa amin ng ilang katotohanan mula po sa Book of John, chapter 1, verses 1 to 14. Katotohanang you came to us and your presence is what we need. Katotohanang you came for us and your love is what we have. Thank you, Father God, for these simple truths. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen. Keep safe, everyone. Be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.